today's video, we're going to cook a tahong mussels. Is that a mussels or tahong? So, ayan. Ayan, guys. So far, yung nabili ko is frozen siya. Kasi, walang ano dito. Wala kang mabili na fresh. Medyo mas safe siya kasi frozen. Cook na siya. Parang half cook, something like that. Or cook na yata siya, tapos painit mo lang. Pero, kasi yung nabili ko siya is garlic, buttered garlic, ano lang siya, buttered garlic, tahong, or mussels. Ito yun siya. So, ang gagawin ko is, iluluto ko siya na may malunggay. So, meron na akong napick na malunggay sa garden ko. So, meron din tayo ditong lemongrass, may basil tayo, and then garlic, ginger at saka onion. So, may garlic na to siya. So, no need ko na maglagay ng garlic. So, and then later, ipapatry natin sa asawa ko kung type niyang kumain ng tahong. Kasi nga, hindi ko alam kasi hindi siya masyado sa mga clams or mga sea, ano bang tawag? Basta mga seashells food. So, ipapatry natin yung tahong ko. Kung kakain ba siya. Itong luto ko na tahong, guys, ha? Ayan. Umpisa na natin magluto. Ayan, guys. Painit lang natin yung ating caldero. Kawali, I mean. Ayan. So, titingnan natin kung kakain ba ng tahong yung asawa ko. Ayan, mainit na. Lagyan natin olive oil. Olive oil, garlic oil, vegetable oil, what kind of oil? Any kind of oil. Pag mainit na ang ating kawali, ilalagay na natin yung ginger natin. So, sana magustuhan ng asawa ko. So, patatry natin kung magustuhan niya yung tahong ko. Yung iba dyan, masama yung mag-isip. Ayun ha. Yung tahong na niluto ko, ito oh. Ayan, yung ginger muna natin. Kasi gusto ko yung may kaunting sabaw talaga yung tahong na yan. Yung medyo masabaw siya. Mas masarap yun. And then, ang ating onion. Ayoko muna maglagay ng maraming ano kasi hindi ko alam kung anong lasa. First time ko din kasi itong bumili ng ganito na tahong. Kasi nga, medyo ano kami ng asawa ko pagdating sa pagbili ng mga seashells na pagkain. Pero sabi ko, itry ko nga kasi sobrang na-miss ko na talaga din yung tahong. So, ayan. So, while nag-ano ako dyan, ang ating pepper and salt. Every time na mag-ano ako, naglalagay talaga ako ng kaunting salt. Kaunti lang para mag wala lang. Ganun yung sekreto, charot. May sekreto talaga. So, ayan. Ngayon, ilalagay na natin yung tahong natin. Guys, galing pa siya sa freezer. So, I have no idea kung siguro takes a while bago maluto siya. Aluto na siya, pero na-frozen kasi siya. Sana na lang masarap ko. Kasi pag masarap, madalas na akong bibili ng ganito. First time ko din kasi bumili ng ganito. Tapos, lagay na natin yung ano, kasi mas masarap yung ano,
mas masarap yung lalabas yung aroma ng basil at saka yung lemongrass natin. Mamaya na yung dahon pag talagang luto na to siya. I mean, luto na pala siya, pero pag mal... Kasi frozen siya, galing sa freezer. So, ayan guys, kung lagyan natin ng kaunting sabaw. Tapos mamaya, pag sa tingin mo kumukulo na siya at lumambot na din talaga yung sa loob, mawawala na yung lamig. So, saka natin ilagay yung ating yung malunggay natin. And then, titikman natin kung yung lasa ng alat niya, kasi hindi ko alam kung may pinimplahan na nila to or hindi. So, kaya nga ayoko munang maglagay ng maraming asin kasi in case na may timpla na pala siya, hindi siya ganun kaalat. Ayan. Uy, in fairness, taong na taong. Mm. Malay mo, magustuhan to ng asawa ko, diba? Additional, ano na rin to, recipe ng pag magustuhan niya to. Ayan, tatakpan lang natin guys para ano natin. Para kukulo siya kasi sobrang lamig niya. So, medyo matagal ang kulo niya. So, ayan guys, kumukulo na siya. So, tinikman ko, kulang siya ng alat. Kasi nga, naglalagay ako ng sabaw. Pero, lasang ano siya guys, tahong. So, maglalagay lang tayo ng kaunting asin. Kasi kulang siya ng lasang alat. Tapos, pakuluan ulit natin para hindi pa lumalabas yung amoy ng ano eh. Nung lemongrass. Gusto ko kasi maramdaman yung lemongrass at saka basil natin. Konti pa lang yung malunggay ko guys. Pangpakulay lang siya kasi nga hindi pa ganun kalaki yung tanim ko. Pero binawasan ko na ng dahon. Magugustuhan niya to. I guarantee you guys. First time niyang kakain ang aking lutong tapong. And I can guarantee you guys, magugustuhan niya to. Kasi pag hindi niya magugustuhan, ipapamigay ko tong tahong na to. Tiyan. Ay, ganun din. Masarap siya guys. Promise, I love it. Siguro mga ilang minuto din. Lalagay na natin itong ano. Kasi mainit na siya eh. In few minutes, andyan na rin yung asawa ko. Nararamdaman ko na ang full season na weather na malamig. Gloomy pa sa labas. Oh. So, sa tingin ko, luto na siya. Baka ka ma-overcook naman. Kasi luto na rin naman siya. Painit mo na lang ginawa mo. So, ngayon ang gagawin ko is ilalagay na natin yung ang ating malunggay. Sangkaterbang malunggay. Hindi, konti lang talaga malunggay na napipik ko, guys. Kasi maliit pa yung puno ko. Kakatanim lang kasi mga few months. 2 months ago. So, konti pa yung nakukuha. Tsaka nababawasan ko na siya last time. Na nagluluto din ako ng... Ano ba yung niluto ko? Munggo. Nung nagluto ako ng munggo, nilagyan ko ng malunggay at saka yung dahon ng ampalaya. So, nababawasan na siya. Kaya ito, konti na lang nakukuha ko. Ngayon, tingnan natin kung kakain yung asawa ko nito. Pag hindi kakain, talagang ipapaminigay ko na yung tahong na to. Promise. Huwag kayong tumawa dyan. Seryoso ako. Ang sarap kaya ng tahong na to. Ang sarap niya guys. Tingnan ko. Mag-sip.
sisi talaga siya. Sabaw pa lang yung kinain ko, ah. Sabaw pa lang. So, hopefully. Ayan, Diyos ko, nawala. Parang hindi ko nakita yung malunggay. Luto na siya. Parang dumikit lang yung malunggay sa ano. Diyos ko. Tama ba naman yung ginawa ko? Ang sarap siguro pag maraming malunggay. Kaso yung malunggay ko. Ayan. Pag-ibang mo niya, guys. Ayan, guys. Tapos na. Ang bango niya. Kasi yung malunggay, ang liit lang. Kaya konti lang siya. Pero yung tahong, kita nyo naman yan, oh. Oh. So, ayan na, guys. Luto na ang ating tahong. So, I asked my husband to try. Hindi talaga siya pwede. Kasi may bad, ano ba tawag? May bad experience siya nito. Kaya since andito ako, never kaming naluto nito kasi hindi talaga siya kumakain. E nag-try ako kasi baka sakali, kasi ibang luto. Pero, he have an experience before na it's really ruined his stomach na parang na-poison, something like that. So kaya nga, since andito ako, never kaming nagluto ng mga sea shells na food. Pero ako kasi, nag-try ako. Kasi nagustuhan ko nung nakita ko. Kita nyo naman ang ano. Niluto ko. Tapos ang sarap niya. Yung sabaw niya, my God. Ang sarap niya. So, tinatry ko lang kung anong mangyayari, diba? Tingnan ko kung anong magiging eksena after nung kumain ko nito. Kaya ako na lang kakain nito. Ayan, ang dami. Uubusin ko yan. Ayan! Thank you guys for watching and please don't forget to like, share, and subscribe on my channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. And click the notification down below for more videos and updates. Hanggang sa susunod. Maraming salamat. Bye-bye! Kaya ko busin na. Mas marami po. Ang sarap na. Exactly.